the word of God. Sabi nga ni Brother Eddie, the Bible does not contain word of God. The Bible itself is the word of God. Ang sabi ni God kay Joshua, ang salita ko, huwag mong hahayaang mahiwalay sa bibig mo. Sa halip pagbulay-bulayin mo ito upang maging successful, matagumpay at masagana ka sa pamumuhay. Parang sinasabi ni God kay Joshua, dapat kapag nagsasalita ka, laging ayon sa aking salita. Meaning kapag meron kang gagawin, Joshua, may mga decision making ka, kung kakausapin mo ang mga tao o mga Israelites, dapat laging based sa aking salita. Kaya nga yung mensahe po ng Panginoon sa tanghali o hapon po ito ay pinamagatang kong shape your word by God's word. Shape your word by His word. Pag-aaralan po natin, we will discuss about that word, W-O-R-T, that we have spoken, the words that we speak, mga salita na ating binibigkas. Because the word that we speak without us knowing releases, unleashes or releases supernatural power that affects our lives and even the life of other people. So word, salita, affects our world. Next slide. Yan. Our words affect our world. Okay? The word, yun naman daw, W-O-R-T, na pag-uusapan din natin, ay ang mundong ating ginagalawan. Our family is our world. Community is your world, our world. Ang mga ka-FB friends po natin, amen. Sino rito may Facebook? Mundo niyan. Doon po sa trabaho niyo, sa inyong employer, mundo niyan. Yung life group na kinabibilangan po ninyo, yung life group network, at yung ministry na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, mundo niyan. Nasusundan niyo po ako. And most of all, your very life that you have, the very life you have, is your world. Yan. Sundan lang natin sa slide. Meron ba? The very life you have is your world. Ang salitang nasabi natin ay may ganap na kapangyarihan na nakaka-apekto ng buhay mo, pamilya natin, mahal sa buhay, mga kapatid, kaibigan natin, ka-epi friend, employer natin, at kapwa, mananampalataya, at sa lahat ng mundong ginagalawan natin, kapag nagsalita tayo, apektado sila. Amen! Apektado ka, apektado din sila. Kaya nga ang katotohanan, yung pinaka most active sa ating mundong ginagalawan ngayon ay ating Facebook page. Alam niyo po ba, bawat posting niyo dyan, apektado ang friends mo. Amen! May kapangyarihang dulot na kakapekto sa relasyon mo sa kapwa-tao. Ang tanong ko sa oras na to, kumusta ang mundo mo? Ang generous ba ang buhay mo? Magre-recruiter ka ba? Hindi na. Bahala na siya. Hindi ako magre-recommend sa kanya. Bahala siya. Maganda ba o pangit ang ugali niya? Nagtitiis lang ako. Kamusta ang trabaho ninyo? Yun. Madalas wala ang employer. Kaya laging nasa Facebook. O kung saan natin ang Facebook page mo? Ano ang laman? Yes. Mga pictures. O mga word of God. O baka naman ang laman ay may mga pasangin. O parehin. Nakaka-apekto yun. Di po ba? Kaya magpipiyan sa'yo. Bakit? Ano sino kaaway mo? Di ba? Eh kasi na-post ka ng parang may pinaparinggan. Tapos ng blind item, di ba? Ang daming blind item sa Facebook. Tanong si Julian yun. Di ba? PPM ba sino yun? Basta. O susunod-sunod na. Pag sinagot nung pinaparinggan mo, akala pinaparinggan ka rin, ayan na. Nagsasagutan na. So, kumusta ang Facebook page mo? Kamusta ang sitwasyon na kinabibilang life group network? Yan. Dumadami pa kayo o pa
pakauti ng pakauti ang bilang. Kumusta ang bawat kapatid nyo sa Panginoon? Tignan mo ang iyong kapatid. Katabi, kapatid mo yan. Kumusta siya? Eto, katabi ko pa rin. Next week, baka siya pa rin. Difficulties, challenges, or problems in various aspects of their lives, such as health, relationship, or financial instability. Ibig sabihin, tumangkas ang matinding problema sa buhay, grabe yung pinagdadaan ng away o karelasyon mo sa kapwa o pamilya, at ang hirap-hirap dalhin at gusto mo lang bumigay, sumuko, then you are in a bad shape. Sino po rito yung wala? Okay. Tingnan mo natin yung good, perfectly shape. Implies that something or someone is in positive or favorable condition. Being in good shape suggests that they are doing well physically, emotionally, and financially. Sa madaling salita, ayos na ayos ka sa buong buhay. Amen! Sa kalusugan, ayos ka. Amen! Amen. Sa relasyon mo sa kapwa, sa Diyos at sa kapwa, walang problema. Amen! Amen. Maayos na maayos, then you are in an excellent shape. Amen. Tama ko ba ako doon? Or ayaw nyo lang umamin? At ang gusto mong makita natin ng dahilan kung bakit in bad shape ka, sa totoo lang, nararanasan natin yung bad shape in life. At ang dahilan, marami ka kasi mga negative words na sinasabi mo sa sarili mo o mga negative words na nasabi sa'yo mula sa ibang tao o maaaring in-impress sa'yo ng kaaway na si Satanas sa isip natin, yung mga negative words na yon ay dinala mo sa isip, pinagbulay-bulay mo, dinala mo sa iyong puso, yun ang dahilan kung bakit hindi ayos ang buhay mo. Amen! Hindi mo ito sinalungat sa halip inangkin mo o nakipag-agree ka pa at sinabi mo, oo nga, tingnan yung next slide. Next slide. Because you have allowed yourself to agree with negative words, your life is in bad shape. Kaya nangyari yan kasi wala kang binibitawang salita kundi pag-angkin ng mga negatibong oo nga naman. Ganyan ako, mahina ako, wala akong kwenta, bobo ko, sabi nila, di ganito na ako. Hindi! Bakit hindi mo salungatin? Amen! Hello? Sapagkat kaya ka ngayon, ganyan, kasi yan yung tinanggap kong salita kahanina o kahapon o kanina. At kaya ka naman okay na okay, kasi nga, pagkamat negative words yung mga sinasabi sa'yo, hindi mo inangkin, sinasalungat mo ng katotohanan ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Because you have allowed yourself to agree with negative words, your life now is in bad shape. Confessing negative words will result in a bad shape of life. Kaya on the other hand, kapag may mga negative words na sinasabi laban sa iyo, huwag yung oo nga, kung agree ka ng agree. Dapat sinasalungat mo ito ng salita ng Diyos. At kahit ipinapaalala sa iyo ni Satanas yung dati mong pagkatao, ipapaalala mo rin sa kanya na bago ka nang nilalang, na pinatawad ka na ng Diyos, at ang mga pangako niya ang i-confess mo at sasabihin mo kahit na maraming mga negatibo laban sa iyo. Sige po, sa Panginoon niya, mas the best na ibigay mo. Kahit nga may sakit karamdaman ka, may sakit karamdaman na mahal mo sa buhay, mahina, matakaratay, sa maling karamdaman. Bagamat hindi namin ito dinidinay, pero namang angkinin na sila talagang pagka may sakit na kinagagaling, ang angkinin mo ang pangako ng Diyos tungkol sa kagalingan. Amen! Pag inangkin mo yung salita ng Diyos na kagalingan at ito yung kinumpes mo, hindi sakit karamdaman, di magugulat ka, magiging magaling ka na at yung mahal mo sa buhay. Parang mahina yung palapak nyo, parang sa pagdunan.
word and confessing it with authority will always result in an excellent shape of life. Pag sinabi natin confessing with authority, ibig sabihin yung salitang nabasa mo, inangkin mo. Kapag ka, by faith ang inangkin mo, inanggap mo, pag sinalita mo yan, may salitang inangkin tunay, may authority, hindi akin ito. Sinabi ng Panginoon, pagpapalain niya ako, at pagpapalain niya ako, yes, wala akong ipon sa bangko, pero alam ko, magkakaroon ako ng impok sa bangko, magkakaroon ako ng milyon sa bangko, sapagkat ang pangako niya, pagpapalain niya akong lupos, higit pa sa aking inaasahan. Itagdagan natin yung confession. Lord, pagpapalain mo ko, alam ko, makakaimpok ako ng 10,000 in one year. Makakaipo ako ng 20,000 in one year in Jesus' name. Then mangyayari na yung kinukumpisan mo na positive words. Amen? Sapagkat yan po yung nangyari sa buhay ko. In Proverbs chapter 18, verse 21, ang sabi dyan, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. The meaning of this Proverbs, next slide, emphasizes the significant impact our words can have on our lives and the life of others. Yun po yung binibigyan din ng Proverbs 18. Bawat salita mo, either life or death. It suggests that the words we speak can either bring about positive blessing, life, or negative consequences, death or curses. Ang salitang binibitawan natin, negatibo man o positibo, may malaking epekto sa buhay natin at sa ating kapwa-tao. Hello? Kaya iingatan na natin ang ating salita, binibitawan. Iingatan na natin yung pagpo-post natin sa Facebook na alam natin maaaring makasakit ng kanyang, makasakit ng damdamin ng ating ka-FB friends. Amen? Amen. Hindi yung pangalan na siya. Hindi. Alam niyo po ba na kapag ang binigyan mo ng salitang negatibo, eh kapatid mo sa Panginoon at ang ganda ng relasyon niya sa kapwa, yung negatibong binigay mo sa'yo, bubumerang yan at babalik sa'yo. Kasi ang binigyan mo ng salitang laban sa kanya ay anak ng Diyos. Kaya na tayong lahat ng mga sinalita laban sa atin, hindi magtatangupay, babalik lang yun sa kanila. Bakit? Kasi nga, hindi mo tinatanggap. Pag hindi mo tinanggap, halimbawa ikaw yung pinagsalita ng hindi maganda sa Facebook, nabasa mo, hindi mo tinanggap, ang tinanggap mo salita ng Diyos, magre-react ka po ba sa kanya? Hindi na. Kasi nga, okay na ang shape ng buhay mo. Dahil hindi naman mangyayari yung sinasabi niya. Amen? Amen. Dead and life are in the power of the tongue. Implies that our words have the power to bring destruction, harm, or negativity, symbolized by death, as well as to bring encouragement, healing, and positivity, symbolized by life. It highlights the influence and weights our speech carries. Bawat salitang binibitawan mo, mangyayari. Sa simpleng salitang God bless you, sabi mo sa iyong katabi, God bless you. God bless you. Dahil galing sa iyo yan, na anak tayo ng Diyos, pag sinabi mong God bless you, tunay nga na pagpapalain ng Diyos ang taong sinalitaan mo ng God bless you. Amen. 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 It highlights the influence and weight our speech carries. Okay? Now, yung second part of the verse, and those who love it will eat its fruit. But, ang sabi niya, suggest that those who are mindful of their words, yung nag-iingat sa kanilang salita, and use them wisely, will experience the consequences or result of their speech. In other words, the way we speak determines the kind of outcomes or fruits we will reap in our lives. Kaya pala masagana ka sa buhay. Amen! Amen. Kasi yan yung inaangkin mo sa sarili mo mula noon hanggang ngayon. At kaya naman naghihirap pala sila sa buhay. Kasi yung mga salita ng mundo na binibigay sa kanya dahil sa seras at galit, tinatanggap nila ay yung tuloy nangyayari sa kanilang buhay. Pero sa ating
mga anak ng Diyos, lagi tayo okay na okay patating sa buhay natin kay Kristo Jesus. Amen! So Proverbs 18:21 encourages us to be aware of the power of our words and to use them with care, kindness, and wisdom, recognizing that they can have a lasting impact on ourselves and those around us. Yung anak po namin, po, nung nabalitaan namin ang baba ng grades niya sa school, ang ginawa namin ni Mrs., nag-pray kami at nag-confess. At ang prayer namin, pagkatapos nag-confess kami, Lord, ang anak namin ang si EJ, sa kanyang generation, sa kanyang klase, magiging mataas ang marka niya, magiging excellent siya sa pag-aaral, in Jesus' name. Lagi ka lang ang confession namin ngayon, nung huling graduation, nung huling patatapos ng ilan, siya po ay nasa senior high, tumanggap po siya ng honors, high honors. To God be the glory. Bakit? Kasi nga may power yung ating confession. Kapag narinig po natin ang ating mistakes, kinuwento sa ating ichinismis, ika nga, huwag natin tanggapin, agad natin salungat ito ng salita ng Diyos. In Jesus' name, hindi totoo yan. Tapos pumunta ka sa prayer closet mo, Lord, ang ina ang pinko, mamahalin ako ng asawa ko, akin lamang ang paningin niya, in Jesus' name. Amen! Amen! Amen. Meron po akong nakilala, meron po testimony sa IC3. Po, talagang share niyo po sa amin. Ang sabi niya, 21 days siyang nag-prayer and fasting sa kanyang asawang lalaki na talagang nangapit bahay na. Umalis na talaga. Pero ginawa niya nag-prayer and fasting at lagi niya kinoconfess na siya ay babalik sa kanya. E 21 days, wala pa rin nangyari. Prayer and fasting, in-extend niya yung prayer and fasting. Ginawa niya 30 days at hindi pa natatapos yung 30 days. Yung asawa niya, bumalik na sa kanya. Wala nang imposible sa Panginoon, amen. Kaya meron tayong gagawin sa aming pong mga confession. Gusto natin ng maayos, patagumpay, masagana ang pamumuhay, amen. Gusto natin laging healthy, amen. Masaya, mapayapa, amen. Gusto natin may saving sa bangko, amen. Gusto natin may mahalang lupa, amen. Bayad doon pa ngayon kung pinatong gamit. Amen. Gusto natin magkaroon ng kotse. Amen. Amen. Gusto natin mag-forgood na dahil meron na tayong katang negosyo sa Pilipinas. Amen. Gusto natin ang ating asawa ay tunay na magiging mabait at lagi mong sasalita ng I love you sa iyo. Sa madaling salita, gamitin natin ang tama yung ating dila. Piliin natin ang life instead of death. Blessing instead of curses. Mangyayari lamang ng blessings and abundance ang darating sa atin. Ito. Mangyayari lamang na ang ating confession ay blessing talaga, abundant life na darating sa atin kapag iniingatan natin ang binibitawan ating salita o yung binibitawan sa ating salita, nagiging aware tayo na po, laging positive at huwag tanggapin, ang sabi ng verse 14, the word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Sino yung salita na nagkatawang tao? Jesus. Sino yung salita na nagkatawang tao? Jesus. Sino yung salita na Diyos na naranas sa pasimula na nagkatawang tao at nanaan sa atin? Parang mahina. Sino? Jesus! Doon po sa Revelation. Next slide. Revelation. Okay? 19 verse 13. Kinumpir po dyan. He is dressed in a robe, deep in blood, and his name is the Word of God, referring to Jesus Christ of Nazareth. Amen? Therefore, Jesus is the Word that gives life. Therefore, only God, through His Word, can shape our lives into excellence. Kaya lang sabi ni God kay Joshua, do not depart my words from your mouth. Huwag mong iiwalay ang aking salita sa iyong bibig, church.
Tayo pong lahat ay anak ng Diyos. Amen. Amen. Dapat ang salitang binibitawan natin laging ayon sa salita ng Diyos. Kaya hindi tayo nagmumuray. Amen. Amen. Kaya hindi tayo nagagalit eh. Amen. Amen. Kaya nga ang salita natin ay pawang mga talagang pinagpapalang lubos ang makakarinig. Alam mo, sister, talagang magiging life group leader ka. That's blessing. Hindi yung pag narinig mo, uy, hindi naman, maghirap-hirap ka maging life group leader. Hindi mo lang inatanggap. Hello? Mamaya, tignan natin yan. Okay? God in the beginning created everything out of nothing by His words. Kaya na God's word has created power. Lahat ng mga nakikita natin nalikha ng Diyos mula sa kawalan. Paano niya nilikha mula sa kawalan? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Hebrews chapter 11 verse 3. By faith we understand that the words were framed. Yung frame niya sa ibang translation ay ginagawa shape. By faith we understand that the words were shaped by the word of God, so that the things we are seen, which are seen, were not made of things which are visible. Okay, maliwanag na ang salita mismo ng Diyos ang siyang lumikha ng lahat ng bagay, maliban kay Adam. Hindi niya sinabi magkaroon ng tao, nagkaroon nga ng tao. Well, ito yung gusto kong bigyan-bigyan. Kumuha ng alabok ang Diyos. Pinugis niya ng tao dito sa Genesis verse 26. At pagkatapos, hiningan niya ng kanyang hininga. Yun po yung spirito na galing sa Diyos. Kaya nagkaroon ng human spirit ang tao at siya'y naging human being. So ganito nilikha ng Diyos ang tao. God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Dahil doon, mga kapatid, ang salita ng tao ay may kapangyarihang dulot dahil tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang uwangis. Yun po yung bibigyan dito. Our words have the power to bring because we were created in God's image. Nasundan po ba niyo ako doon? Ang tao ay tunay na may kapangyarihan bawat sinasalita niya kasi yung salita na meron siya ang lumikat o nagbigay sa kanya, walang iba kundi ang Diyos. Dahil na tayo lamang tao ang may tinatawag na Espiritu na galing sa Diyos. Our words have the power to bring because we were created in God's image. Subalit na natin na pumasok ang kasalanan sa tao. Pumasok ang sumpa ng kamatayan. At si Satan na siyang author of sin and death ay nagkaroon ng karapatan sa tao dahil sa disobedience. Kaya ang salita natin na may kapangyarihan dulot ngayon ay ginagamit tayo ni Satan to curse ourselves, to curse our family, our loved ones, our children, our community, even the whole nation ay sinusumpa ng tao dahil yun ang sinasabi. Nasundan po ninyo, man's word has destructive power, our words have destructive power due to the influence of Satan in man's life. Kaya meron pong alitan, kaya merong awayan, nasirang relasyon, kaya may galit na namumuo sa damdamin ng tao dahil sa mga salitang iniimpress sa kanila ng kaaway at yun ang kanilang sinasabi, yun ang kanilang ibinabato sa kanilang sarili at sa kanilang kapwa. Hello? Subalit hindi nais ng Diyos na ganito ang mangyayari sa atin. Dahil mahal na tayo ng legal, then nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis, mahal niya tayo. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea and does not doubt into your heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Alam po natin yan. Nangiyan tinuturo ni Kuya Ed na ang bawat salitang bibitawan mo magkakaroon ng kagalapan. Ito pang bibigyan ng tingin ko. Ano man ang marinig mo o mapasa mo, ito'y mapasok sa isip at kapag nagagalingan sa narinig o napasa mo, papasok sa puso at ito ang paniniwala mo,
Dahil doon, yun na yung sinasabi mo, yun na yung in-action mo. At maaari, in bad or in good shape ka. Kaya, dahil gusto mo in good shape, magbabad ka sa salita ng Diyos, papasukin mo yan sa iyong isip, sa iyong puso, at magugulat ka, pinagpapalang lupos ang mararanasan mo sa iyong buhay. Amen! Amen! Amen. Amen. Sino po rin yung mga dalaga pa? Ayun na yung sikreto. Confessing positive word. Amen. Sino rin yung gustong umaman? Amen! Confessing positive word based on this word. Gusto natin na mapuno ng kaluluwa ng mga tao ang congregation na to. Amen! Confessing positive word. Amen? Kung negative, sasalungatin. Kung positive, aangkinin. Kung positive, dapat alam nyo, word of God. Paano nyo malalaman? Basahin ang Bible. Let the poor say, I am rich. We are more than conquerors in Christ Jesus who love us. Amen. Sabi ng Biblia. We can do all things through Him who strengthens us. Kung may sakit karamdaman ka at yung pamilya, sasabihin mo lang by the stripe of Jesus, we are taas mo natin yan. Sabihin po natin lahat, I believe in Jesus. I believe in Jesus. Therefore, nothing is impossible. Nothing is impossible. Jesus. Jesus. The Word of God. The Word of God. Is in my heart. Is in my therefore, heart. Therefore. Whatever I confess. Whatever I confess. Based from His Word. Based on His Word. From His promises. From His promises. I claim it. I claim it. I possess it. I possess it. Therefore. Therefore. It shall come to pass. It shall come to pass. I believe. I believe. And I confess. And I confess. Nothing mananagana. Magiging malusog. Ang aking pangalawan. Walang sakit karamdaman. Maging ang pamilya ko. I believe. Magkakaroon ako. Nakbarat lupa. Bahit lupa. Kompletong gamit. Kompletong gamit. Magkakaroon ako. Nakating impog. Savings. Sa bangko. Sa bangko. Bigyan ako. Mature. In Jesus' name. Madadagdagan ng bilang. Bawat linggo. Mapupuno. Ang healing worship service na to. In Jesus' name. Ang bansa namin. Wala na susumpa ng kahirapan. Yayaman ang Pilipinas. Amen. Mga pamilya, ang parang ng Diyos ay sa kanyang salita ay mangyayari kapag inangkin natin sa aming buhay. Ito yung pinaniwalaan natin, ito yung pinukumpes natin, then magkakaroon ito ng kaganapan. Basahin natin ang conclusion muna sa John chapter 3, verse 4 to 9. Mabilis na lang ito. And a small rudder makes a huge ship turn wherever the pilot chooses to go, even though the winds are strong. In the same way, the tongue is a small thing that makes grand speeches. But a tiny spark can set a great forest on fire. Verse 6, and among all the parts of the body, the tongue is a flame of fire. It is a whole world of wickedness, corrupting your entire body. It can set your whole life on fire, for it is set on fire by hell itself. People can tame all kinds of animals, birds, reptiles, and fish. Verse 8, but no one can tame the tongue. It is restless and evil, full of deadly poison. Sometimes it praises our Lord and Father, and sometimes it curses those who have been made in the image of God. Then, ang sabi dyan, we can tame the tongue. Ang sabi ng sumunod na verse, sumunod na conclusion po natin. Finally, brothers, Philippians 4:8, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, admirable, if anything is excellent
or praiseworthy. Think, meditate about such thing. And the last verse. No weapon that is formed against you, no negative words that is formed against you will succeed. And you will condemn every tongue that accuses you in judgment. Ito yung heritage of the servant of the Lord, and their vindication is from me, declares the Lord. Amen. Amen. Umayo po tayong lahat.